Nandito kami ngayon sa baba. Good morning everyone. Ayun na pala morning. Tanghali na. Magandang tanghali sa lahat. Welcome back to our channel. And for today's video, ang gagawin po namin ay gagawa si Dada na sampayan. Matapos namin kumuha ng mga puno ng kawayan. So, kailangan gawin na naman yung sampayan. Huhukay siya para sa poste ng sampayan. Yung isa nakatayo na, nailagay na niya yung isang poste. Tapos, gagawa pa siya, naghuhukay pa siya para sa isang poste. Yan. Guys, gumagawa na siya ng para sampayan. Ayan. Naghuhukay siya para lalagyan ng poste para sa sampayan namin. Nakapagpatayo na siya guys ng dalawang poste. So, yung kailangang ipatayo yung isang poste na lang. Yan, nagsimula ng maghukay para sa pangatlong poste. Kailangan kasi tatlong poste. Kasi parang nag-L. L yung forma ng sampayan. Dito kasi sa amin, kailangan talaga ng sampayan. Kasi nga, wala naman tayong washing machine na may dryer. Kahit nga, walang dryer na washing, wala tayo. So, kailangan talaga nating magsampay. Yung sampayan, kailangan yung nasa ano talaga harap ng araw para yung mga linabhan, yung mga damit or kahit anong linabhan ay madaling matuyo. So, ayan, naghuhukay siya para pang tatlong haligi. So, hindi naman ito masyadong mahirap gawin. Madali lang naman itong gawin. Ito yung tinatawag na improvised sampayan. Kasi nga, yung iba ang ginagamit na sampayan ay tali. Tsaka yung iba naman ay alambre. Sa amin ay kakaiba kasi yung ginawa namin ay kawayan. So, ayan. Dati yung sampayan namin, pareho nito kawayan. Pero nasira na siya. Pero matagal din nasira. Siguro mga almost 1 year. Kasi nga, nasisira din naman siya pero pang matagalan, umaabot ng 1 year kasi nga diba nauulanan yung kawayan. So sa pagdating ng panahon na medyo matagal na, nasisira talaga siya, hindi na siya pwedeng sampayan kasi baka ano siya, mabali na. Tapos yung mga dulo ng kawayan, hindi namin tinapon, ginawa kong bahay ng alugbati. May tanim kasi ako ditong alugbati. So, dito ko siya nilagay, ginamitan ko siya ng bato pamukpok para yung mga alugbati ko ay hindi siya gagapang sa lupa, dito siya gagapang sa kawayan. Ito yung mga dulo ng kawayan kasi nga pinuputol ni Dada. So, para hindi naman masayang kasi nga pinagpagura namin. So, ito dito ko nilagay sa mga tanim kong alugbati. Para yung mga alugbati, dito siya gagapang sa inilagay kong kawayan. So, malinis siya. Hindi siya gagapang sa lupa. So, ayan. So, dalawa ang nagawa natin sa mga kawayan na kinuha namin ni Dada. Yung sampayan na gawa ni Dada. At syempre, hindi naman tayo patatalo, di ba? So, naisip kong mga dulo ng kawayan, gawin ko rin dito sa ano, tanim na alugbati para mas ano siya, magagamit din siya, hindi siya matatapon. So ayan guys, tapos na. Tapos ng sampayan namin plus ito yung kawayan na nilagay ko para sa aking tanim na alugbati. So tapos na siya. Napakasimple at napakadali lang gawin. So kailangan mo lang talagang magtiyaga, no? Yung pangunguha ng kawayan tsaka paggawa. So diba, natapos din. At ayan guys, tapos na. This is the Florence.
Maraming salamat guys sa inyong panonood. At bago kayo umalis, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Just click the subscribe button, pati na din ang bell button para updated kayo sa aming mga new video. Thank you! God bless everyone!